At dahil binuksan mo na yung video, i-like mo na yan! At dahil nag-like ka na, mag-subscribe ka na rin! And please, baka naman pwede mo i-share tong video na to, lalo na kung bored ka or curious ka kung ano ang buhay ng isang bedside nurse dito sa Amerika. So guys, ano? Sumayo niyo! So ayan guys, nagsisimula ang morning ko ng 5 PM. Nag-iinat-inat muna tayo and then mag-start na tayo mag-prep for the work. Gusto ko rin manood muna ng mga small videos para lang may inspire ako for today. Para sa mga nurses, itry nyo po itong shoes na to. It's Clove. Sobrang comfy niya po and pwede mo siyang punasan, i-bleach kapag meron po siyang stain. And guys, try nyo po itong scrub na to. Ang tawag po dyan is Figs and talagang sobrang comfy po niya for the 12 hours and pwede kayo mag-bend and magsayaw wearing this one. Hi guys! So, nandito na tayo sa hospital and I would love to say good morning to you. Good morning to me, but good evening na talaga siya. Curious kayo, ano yung buhay dito sa Amerika as a nurse and kung ano yung nangyayari for 12-hour shift, diba? Today, dahil nga 12 hours ako, this is my Friday guys, and it's not really Friday, pero pag Friday, last day mo na ibig sabihin, then I have 3 days off. I hope na sana magkaroon ako ng magandang shift tonight. And walang mag-code, walang RRT. Sana healthy lang lahat ng patient ko. And I'll try to vlog as much as possible, as much as I can. Pero syempre, ang focus natin is yung patient. So kung meron akong free time or break time, doon na lang ako magbablog guys. So yun. I will see you later guys and I hope to vlog a lot for tonight. Labas na po tayo. Baon tayo ng ating asawa. Dami kong baon guys. Sobrang dami kong baon. Kaya hindi tayo magugutom. Pero guys, i-stop na muna natin to kasi ayoko naman na masita. Hello! Open sesame! So
gusto ko lang ng konting update. 15 minutes break lang to. Sobrang bilis lang kasi kailangan akong bumalik sa floor. Punta po tayo sa surgical floor. And today, 5 yung pasyente ko in the beginning and then after report, like after 30 minutes po ng pag-clock in ko, meron na po agad akong admission. So, sa surgical, meron po akong mga hernia repair, merong appendectomy, spinal surgery din. So, iba-iba rin po. Iba-iba po yung pasyente natin tonight. And usually, ang ginagawa ko po pagkadating ko, I'm trying na magbasa ng history nila as much as I can, especially mga full coat. Kaya lang tonight, lahat po ng pasyente ko is full coat. So, medyo nahirapan ako mag-catch up kasi para magbasa. Kasi it takes time po para mabasa yung history nila and yung mga ginawang procedure and ano yung mga plan for the whole hospitalization. Ginagawa ko po yon in the beginning kasi gusto ko pong malaman agad yung history and paano sila take care and ano po yung mga dapat kong gawin, especially pag may emergency like RRT, rapid response, and pag may code blue. So yun po yung dahilan kung bakit. And then nagpa-prioritize po ko kung ano po yung mga unang ibibigay ko mga medicine. So tawag po namin dyan MedPass. Ipapas po namin yung medicine, yung mga normal scheduled medicine na tinitake ng mga pasyente every night. Pero kapag po may mga antibiotic, for example, and pain medicine, anti-anxiety, mga ganyan, inuuna ko po yan kasi yan po yung mga as needed na mga gamot. And gusto ko po maging pain-free muna yung patient as much as possible, no? Siyempre, gusto mo rin maging comfortable sila, especially pag yung mga blood pressure nila is sky high. Tulad ngayon, meron akong dalawang pasyente. Ang blood pressure po nung isa is 200 over 100 something. And then yung isa naman is nasa 180, which is better. Pero napababa ko na po siya. Kaya medyo busy ako at hindi po ako nakapag-vlog masyado. So sana po tonight is a good night for me. Accept call? Yes. Goki! Balik na ako sa floor, guys. I will see you later, okay? On my break. Bye! 15 minutes later. Tinatapos na po natin yung charting natin ngayon and yung mga assessment na natira dun sa bedside is tinatapos ko na po at pinapolish ko na dito. Ito na po ang oras ngayon. 4:08. Ngayon lang po ako nagka-chance na mag-break. Meron po tayong sibuyas, kamatis at itlog na pula. And tada! Tapa! At kanin, syempre. Kailangan natin yan. Yan po ang pinabaon ng aking mahal na asawa. At siya rin po ang nagluto niyan. Balita, sa 6 na pasyente ko po, 3 po yung may antibiotic, tigda 2 po sila. So 6 na po yung nahang ko. And then yung iba every 30 minutes. Buti nag-break po ko kanina. Kung hindi, wala po tayong break. Or matay po tayo sa gutom. Which is a no, no, no. No! God, please, no! As a nurse. Kasi madalas po, pag nurse ka, mas nan-neglect mo yung sarili mo. Kesa man-neglect mo yung pasyente mo. Which is so true. Kaya sobrang importante po talaga ng time management. As in talaga sobrang, sobrang kailangan mo yan. So yun guys, may ibang floor na nagpapa-break ng 1 hour. May mga floor naman na 30 minutes lang talaga. Strict sila kasi sobrang busy ng floor. Meron lang po 45 minutes. Pero allowed po kami ng break time every 4 hours ng 15 minutes. Tapos 30 minutes po yung lunch break. So minsan, pinagdidikit-dikit na lang po like kanina. So 4 hours every 15 minutes. So ngayon po, sa floor na to is inaallow po nila yung 1 hour break, which is nice kasi makakapahinga ka talaga, no? Oh my God. Accept call. So anyway, may mga floor na talaga super busy and hindi mo na kaya mag-break ng 1 hour. Minsan, hindi ka na talaga nakakapag-break. Talagang inom-inom ka na lang ng tubig, ihi-ihi. Snacks na ka, kaya minsan nagpapapizza po yung mga higher up, like mga charge nurse, mga mabait. Mga manager nung nasa nursing facility po ako, lagi po nagpapa-pizza yung DNS namin. Kasi po, hindi na po talaga kami makapag-break.
So matatapos na po yung break natin dahil it's 4:44. Kaya po babalik na rin tayo soon. I just wanna say goodbye for now. Kapag inat-inat na po tayo, nakapanood-panood na po tayo ng Tony Talks, ng mga Alex G, ng mga Silly Queen, ang aking pinsan. Pinapanood ko lagi yung TikTok niya and support of course sa ating MQ Kitchen. Anyway guys, babalik na ako sa floor, okay? And I'll see you later. Pagbalik ko, mag-start na po ako ng mid-pass. So, I'll see you later, guys. Ayan, guys, ang ating charting at mga ginawa natin sa buong araw. And yung bullet na po yan, yan po ay hindi lang medications. May mga tatlong medication dyan and mga tasks and mga kailangan mong gawin na treatment sa pasyente. Ayan, guys, maghahang ulit tayo ng antibiotic. Walang katapos ang antibiotic for tonight, but that's okay. Nice working with you, though. Yeah, thanks for all your help. Thank you. Thank you. And ngayon, sasanitize po natin yung mga kagamitan natin. Lahat po ng hinawakan ko and dinala ko sa floor, isasanitize ko po yan with the hospital grade Sunny Cloth. At wag na wag po nating kakalimutan uli na maghugas ng kamay, syempre. Ayan guys, uwi na po tayo. Guys, ang tagal naman mag-green light ng ating Ayan na. Okay guys, I'll see you later. Bye na muna. Kasi 60 miles an hour po tayo or 100 kilometers per hour. So, I will drive safely first. Okay guys, I'll see you. Hello, maraming araw. Turn right. And there you have it, guys. Thank you sa pagsama sa akin for the whole 12-hour shift. I really appreciate you. And please don't forget to like, share, and subscribe. I will see you soon. God bless you. Bye.